Boss, kasama ko ngayon mga kaibigan ay isa sa mga veteran sa mga favorites. At marami din mga nagahanap sa kanya. Kasama ko ngayon syempre, Boss, eto Max. Yon, hello. Hello Sir Wolf, sa malaking karangalan, may interview dito. Yung? Thank you. Mag-invite. Alam mo, pinagtitripan ka ni Manjin lately. Nakikita mo ba? Oo, nakikita ko. Nag-chat nga sa akin si Manjin. Feeling niya, siguro naisip ni Manjin, uy, baka napipigod sa akin si... Kasi may time na ano eh, pagka matadaan ako siya, titignan ko lang siya, tapos tatangoan ko lang. Pero, wala naman yun. Natatawa nga ako eh. Alam ko naman yung karakter ni Manjin. Pero, totoo ba ang Tito Max Esports? Mga... Ano? Totoo ba yan yung Tito Max Esports? Yung mga ganong hero? Ay, oo. Alam naman eh. Kumbaga, signature natin ni hero yun eh. Favorite natin yung mga ganon. Sa likod. Oo. Siguro, ano eh. Nalaman na rin ng mga teams eh. In-expose na ako ni Manjin eh. Kasalanan mo to, Manjin. Joke lang. Siyempre, observation naman din. At hindi naman na masamang bagay ang pagiging ganun, bossing. So, kamusta naman lately? Okay naman. Ito, pahinga muna kasi walang masyadong tournaments. Talagang wala muna ng ML. Pahinga muna talaga. Iwas muna. Alam mo, ang sa mga favorite ko about you is yung pangalan mo, sa totoo lang. Ang angas eh, legit. Dati kasi, nung pagpasok nung season 3, di ba? So, nung mga caster, binigyan kami ng mga listahan. Kasi yun itong bagong player para sa Archangel. X eh. Sabi nila, uy, ma-hype kayo dito kasi ito din yung susunod na offlane gods. Pero totoo yun ah, tapos parang... Ano yung matulis? Ewan ko pa sa parang ganun eh. Yung tawag sa'yo. Tapos Ito Max. Tapos tsaka ko nag-gets. Eto. Kamote. Kamote. Tama ba ang ganun? Yung ba etymology nun? Kasi actually yung... ang nagpangalan talaga sa akin. Nagbigay talaga ng pangalan sa akin na Ito Max. Si Boss B. Yan. Sa X eh. Siya yung nagsabi na... Ito yung IGN mo ha. E2 tapos Max. Sabi ko, ba't hindi na lang eto Max? Sabi, hindi, 2 para daw maangas. Tapos caps lock para daw gigil. Yan, yan. Sa mga naan, si Boss B nagbigay ng maan sa akin. Shoutout sa'yo, Boss B. Yun. Si Boss B ay dating, hindi pala dati, talagang owner ng Execration. Sakto, pag-uusapan natin ngayon kasi yung entry mo to esports. And si Ito Max ay, ang unang season po niya professionally ay sa Execration ng MPL season 3. Kung saan ang notable nung season 3 ay nauso na ang one shot to Vega. Pero ayo, one shot. Kasi totoo ba? Ito, matagal naman eh. Totoo ba yung mga story dati? Kasi kayo mismo nagpupuso ni. Na naglasing kumbaga ganun. Actually totoo 'yun. Totoo talaga siya eh. Hindi siya kakakalang eh. Talagang ano 'yun, nangyayari talaga 'yun kasi wait lang. Sige lang. Kasi dun sa X eh, syempre. Nung pumasok kasi kami doon, iba kasi yung ano eh, yung ano doon parang hindi kayo player talaga. I mean, hindi kayo nandun para magtrabaho. Parang andun kayo, parang sumali kayo ng pamilya, parang gano'n. Tropa, o mga super tropa. Bonding, tas ano, kumbaga, lahat nung, kahit ibang games dun, nakainuman din namin, tas everyday. Kahit before pa kami pumasok actually na exe, parang, ano eh, yun na yung ginagawa madalas talaga ng team para mag-banding. Yung gaming house kasi na dati, ganito, just imagine this guys. Kasi ngayon, ang mga facilities ng mga pro player ay ibang-iba na. Dati, ngayon, di ba, mga parang opisina, parang ganun. Dati talagang, kung ikaw ay team owner at ang afford mo lang ay yung isang bahay mo or isang bahay na or isang facility na meron kayo, yun ay ipapagamit mo nun. Literal na ganun lang. Simple times lang dati. Kaya naman, ang temptation dati dun sa particularly sa Execration ay napakataas. Kumbaga, yun yung ano namin, every
after ng practice pag nagkita-kita na kasi compound siya eh. Hindi ano, hindi lang siya isang bahay, isang compound siya, tapos mga membahay, kada bahay doon ibang team, ibang play, ay ibang laro, ibang game. So after ng practice, syempre pagkakain sa labas, kita-kita kami. Magkatitigan lang kami sa mata, alam na mami. Kumbaga, wala ka na ibang gagawin, yun lang eh. Oo. Lalo na nasa probinsya pa yun. Oo. Yun, isa pa yun. Kasi, ano eh, hindi, wala kami masyadong galaan. Parang kami-kami lang talaga din gagawa ng ano, baka malibang. Na malibang. Oo. Naglalaro ka na sa umaga, syempre. Wala ka naman, maglaro ka pa rin sa gabi. Oh. Pero, well, fun times naman. Ang nakakamangha kasi talaga ito nananalo eh. Yun nga eh. Yun ang ano eh. Hindi namin alam. Kaya nga nung ano, nananalo kami, parang naging identity na. Kasi, sabihin ko na eh, naglaro kami na hindi uminom. Syempre, isip, ay, malas ah. Kailangan yata, ano ah. Kumbaga, alam mo yun, nabuo yung ano eh. Parang yung routine na umiinom tapos nanalo. Tuloy-tuloy mo na. Parang ganun. Tama na. Para ano eh. Mapamahingin kasi talaga sa esports o mga player. Kahit saan eh. Kahit saan. No. Mamaya siguro tanoy natin ang mga pinakamalala lang. Mamahingin. Meron ba? Meron. Marami. Marami. So, mamaya. Ngayon, ang gusto ko tanong is, paano ka nakapasok sa esports? Kasi nabalitaan ko, kanina nag-usap kami before this, kababata pala ni, eto Max, etong si Yelly Hayes. Yelly Hayes. Kumbaga, ano ko siya eh, teammate ko siya before dati sa League of Legends. Mm-hmm. Yun, ano kami, magkababata kami, laking shop talaga kami. So, pwede malaman kung saan lugar to? Sa Vista Verde Village eh, dun sa village namin. Sa Valenzuela. Sa Valenzuela. May shop doon na lagi kami naglalaro. Kita-kita kami mga magtutropa doon. Tapos may time na hindi na siya pumunta ng shop. Mga 1 week straight yun. Sabi ko, saan na kaya si Jinyel eh? Siya yung ano eh, parang madalas kaduo ko kapag magpapa-MMR kami. Kasi yung iba, hindi mo naman ka-rank ganun. Siya yung madalas ka, ano ko ka-MMR. Hindi siya pumunta. Tapos mabali-balitaan ko, ano, iba na pala yung nilalaro. ML na. Hindi ko alam yung ML na. Wala akong idea kasi sanay ako computer games eh. Tapos yun, nabalita lang namin si isang tropa na sikat na pala siya sa ML. Ano na siya mismo? Sikat na pala siya. Kumbaga, marami na pala nakakilala sa kanya. Tapos tinanong ko kung ano. Nalala yun nga, ML. Tapos sabi ko, okay yan ah. Parang ano yan, parang lol din. Sabi niya, parang lol din daw. Siyempre, pag sa shop, magastos kasi. Hindi ka tulad doon. Cellphone, gadget, internet. Okay ka okay, na. Makalaro ka na. Tapos yun. Ano, parang sinabi ko, sige, try ko nga yan. Sali ako sa'yo. Sabi niya, hindi, mababa ka muna. Magpalakas ka muna. Ano na siya, nasa ops na siya noon. Kumbaga, ibig sabihin, naglolol kayo, kasabay niya. May nag-ML na rin siya. Oo, nag-ML na rin siya. Kasi, mabilis lang din. Siguro, ano, kapag uwi niya ng galing shop, mag-ML naman siya. Siguro, ganun yung naging system niya. Tapos sabi ko, sali ako dun sa squad niya, sa OBS. Sabi niya, hindi pwede, magpa-meeting ka muna. Ayun, tapos naglaro ko, solo, grind ako hanggang nag-meeting ako. Pinasok na ako sa OBS. Yun yung pinaka talaga story. Madali sa'yo naaralin yung ano nun? Oo, pang basic lang kasi ano eh. League eh. Oo, tapos competitive din talaga yung nilalaro ko. Kumbaga, tournament, pustahan. So, yung MOBA, hindi na gets mo na. Gets ko na yung pattern niya kung paano. Gets. Ang naalala ko dati do, ano eh, pag, actually, mahal yung, pag kunwari, league or Dota player ka, usually, hindi ganun kaganda yung cellphone mo eh. Oo. Kasi, ano eh, ang investment mo sa PC. Sa renta. Ano, so, ano yon, yung ginamit kong gadget nun. Kasi yung kapatid ko, ano siya, nag-ibang bansa siya, Middle East. May time na umuwi siya, may dala siyang iPad. So, naka-iPad pa ako nun na naglalaro. Ano pa ako nun, medyo ahit pa ako. Ahit, ganun eh. Mas malaki. Droll mode yun eh. Mas malayo yung ano nun eh. Yun yung gamit ko. Tapos, nung bumalik na siya ng ibang bansa, na-enjoy ko na yung game.
Sabi ko, iwan na lang sa akin yung iPad. Yung shoutout sa kapatid ko nagbigay ng iPad. Yun, ayun. Yun agda siya, dahilan. Okay. So ngayon, napunta ka na dun sa OBS. Ibig sabihin, naging part ka agad ng mga nasa top. Kasi, kung isipin, ang pagpasok sa OBS mismo, lalo na execration agad, ibig sabihin top player ka nun. Ano? Parang sinasabi lang nila na ma-top player ako sa ibang laro na MOBA. Pero sa ML, hindi pa. Pero parang ginrain ko kasi yung Mythic ng halos 1 week lang eh. Sobrang bilis lang din. Parang sobrang bilis lang din talaga. Hindi, hindi ano, parang hindi katulad sa mga normal na player. Parang sobrang bilis lang. Gets. Pero hindi ko pa siya, nung pumasok ako ng OBS, hindi ko siya ka-teammate. Kasi main team sila eh. So doon lang ako sa mga salingkit-kit muna ako. Pinapatunayan ko muna yung sarili ko. Sinong kakampi mo doon na kilala siguro namin? Si Dian. Ah, si Dian. Actually, may kakampi pa kaming babae nun eh. Parang ka-squad namin. Yun. Apat kami lalaki. Tapos, si Dian yung isa doon. Tapos, isang babae. Sumali kami ng tournament. MPC, yung unang LAN event na malaki yung prize pool. Actually, nag fourth place kami doon. May babae kami kasama. Nakampi. Tinalo namin yun, sila Coco eh. Team sila Coco. Ay! Di pala team nila Coco. Team nila, Hades, MYS. Hindi ko lang alam kung hindi ko lang maalala kung nandun sa ADs, pero sure ako na team na ADs yun. MYS. Yan. So, may mga ganun, lahat naman ng pro doon nagsisimula. At ngayon, pagpasok mo dito doon sa EXE, tapos yun yung makasaysayan na. Ito kasi yung mga viewers noon, hinahype ka talaga noon kasi ang execution sobrang sikat nung mga time na yun. Tapos, yun nga, dahil kina Zapnu, sino bang core noon? Ay, ikaw na yung naging core. Pero explain si Zapno, si Pakbet, tapos si Lard. Oh, si yung Lard. Yung si Dian. Lard Dian. Pero yung unang batch talaga nila si yung si Layolo. Season 1. Oo. Yun yung captain nila eh. Tapos alam ko kasi sobrang siya ako pa pala. Pero lumipat ba, nung season 1 hindi na siya Didi na siya. Ayo, Didi na pala siya ako. Wala lang pala siya ako sa Ang maganda dito kasi sa usapang lore nung dati. Pag naging core ka tapos execration/OBS, sobrang big deal. Kaya na-hype ka sa amin noon. Ito, Max, ang ganda pa ng pangalan. Naalala ko noon yung mga ano, yung Lords era niya. Si Zapto kasi lagi nagla-live. Inaasar pa namin noon. Tapos yun nga, unfortunately, hindi pinalad nung season 3. Pero ang season 3 ay top 4 kayo? Hindi. Ano kami, ang ganda ng regular season na namin. Tapos, parang first round exit na. First game, nice game ba kayo nun? Kasi, sobrang lalaan nun. Kasi parang yung kinagabihan na yun, bago yung mismong playoffs. Siyempre, exit shot na naman. Ang lala hanggang umaga yun. Hindi mo naka-hotel-hotel kayo. Oo. At naalala ko yung sarili ko nun, naglalakad ako, hawak-hawak ko yung bathroom eh. Meron pa akong experience naalala ko. Si Boncha, nakasalubong ko. Hindi pa kami close nun eh. Boncha, nakasalubong ko. Tapos, may dala akong bathroom. Tapos siya, tawa, lasing ako. Pa-picture ako sa kanya. Na-picture ko mga boss. Hindi kami close nun eh. naalala niya yun, Chung, na pinicture niya ako na naka-bathroom ako. Ay, ikaw yung pa-picture, meaning ikaw yung pipicturean. Wala, hindi siya kasama. So, pangkalasing ako. Basta, inabot na kami ng umaga nun. Si Doggy, naalala ko kay Numan. parang kinukulit din kami nun na niloko-loko kami. Na lasing na kasi kami. Hanggang umaga, pagdating ng mismong game, talagang lutang. Lutang talaga. Alala. Laughter kayo, no? Alala. Sobrang lutang talagang ngayon. Tapos, ayun. Lesson learned. Tapos na. Pero nung mga time na yun kasi, syempre, seryoso naman. Gusto naman nila mag-champion. Kaso, mas mahalaga dati kasi syempre banding ng mga tropa ganun talaga eh. Wala, kumbaga hindi pa kami yung mindset ng anong talaga eh. Ng pro. Hindi pa ganun. Talaga nagkataon lang, malalakas kayo nun. Oo, magagaling lang talaga pero sa mindset, wala pa talaga sa play pa. And nangyari na ang dapat mangyari, nag-champion ng Archangel tapos for some reason napunta ka dun sa Archangel. Oo, kasi after nung season 3, syempre, first heartbreak din yun kasi parang sinacrifice ko yung school ko nun eh.
bag para lang makasali doon sa tulong. Tapos ganun yung naging result. Ang ginawa ko noon, nag-decide ako na tapusin yung school ko. So, umalis muna ako ng exe. Nagpaalam ako kala Zap noon na alis muna ako kasi tapusin ko yung OJT ko para makagraduate muna ako sa yun. Yung goal talaga ng parents ko sa akin. Tama. Tapos, yun, nung nag-ano na ako, pupasok na ako ng OJT, sakto, yung Archangel, naghahanap sila ng six man. Eh, si Jeff Cutie, before Ops did yun. Oo nga. Kaklos ko rin yun eh. Kumbaga, isa rin siya sa mga nagturo talaga sa, nagpalakas sa akin nun sa ML. Inano niya ako, inopera niya ako na kung gusto ko mag 6-man. Kasi parang record yata yun nung season 4. Na-record siya. Na-record na may 6-man. Wala silang maiisip kasi champion team sila. Parang di naman nila kailangan ng actual 6-man talaga. Parang gusto lang nila may ipasok doon. Tapos yun, ako yung inopera nila. Sakto yung pinagpapasukan ko ng OJT. 5 minutes lang doon sa bootcamp nila. Sobrang ano, swerte. Tapos yun, pumayag ako. Kasi wala naman akong balak talaga sumali ng pronoun since gusto ko muna tapusin school. Pahinga talaga. Ayun, inaccept ko lang para lang makagraduate lang din. Si Panda yung coach. Coach namin. Wala pa contract dun eh, no? Meron na. Meron na. Pero sa exe kasi wala eh. Wala kasing kontrata doon eh. Simula na kahit nung bumalik ako nung season 4, wala ka. Speaking of, ayun, salam din nung season 4 sa ang naging ano nga sa akin nung bansag noon, pang malas. Kasi season 1, season 2, upper bracket yung X eh. Nung pumasok ako nung season 3, lower bracket kami. Tapos like, yung lumipat ako ng Archangel champion, tapos hindi nakapasok. Kaya yung parang sinasabi nila sa akin, parang malas ka. Kahit saan ka mapuntang team, malas. Kumbaga, wala lang kung pang yun yung nagtingin sa akin sa ano eh. Sa esports eh, na malas eh. Kasi, ganoon nga yung nangyari yung mga napupuntaan kong team. Love trip yun ah. Nagkataon lang naman. Tapos ngayon, buti kahit may ganun ka, kahit salam ka, kinuha ka sa X eh. Oo, kasi season 5 ba agad? Kinuha ka agad? Oo, season 5 kinuha agad ako. Okay. Parang ang balak lang talaga nun, ipapasok lang ako sa nationals lang. Kasi ayaw nilang, parang gusto magpahinga ni Chuck no tsaka ni Billy sa nationals eh. Ang gusto nilang lakuan yung MPL. So parang kinuha nila ako para maglaro sa nationals. Parang nagustuhan nila yung laro ko doon. Chemistry, Kahit nandun si Sagit, magka-team kami ni Sagit, pares kami ng role. So, si Mae. So nung pumasok yung season 5 ng MPL, parang tinimbang kung sino yung sino yung mas gusto sa amin na mag-offlane nga doon sa season 5. Parang nag-uusap kami ni Mae noon. Sakto, may offer sa kanya si Geek. Tama. Tony, si Coach Tony. Siyang kinuha niya si Sagit. Doon nga siya noon. Doon siya naging Sagit. Kasi Mae siya sa X eh. Tapos inoperan siya ng Geek. Naging Sagit na yung ano niya kasi ang term namin sa kanya kasi tigas. Kasi sa upat tigas na talaga ng Akuman. Hindi na matibag eh. At hindi na masabihan. Kaya inano niya, pinanindigan niya na dun sa Geek. Ayan, sabi niya, para daw walang matanggal sa amin kaysa mawalan ako ng team, papaubayan na lang daw si Sagit. Since may gumawa naman sa kanya na MPL team. Yun yung naging story. Kalaro niya si Kurt eh. So, nag-champion ba sila ng ano nun? Ng Juicy. Naalala ko nga parang mainit sila nun eh. Napapasok nun. Kasi sila Docman. Docman. Yun. Tapos kayo nun. Ang pinaka natatawanan coach nyo si Hate nun. Ang batang coach eh, no? Ang lupit nun. Hindi ko. Kasi ang naglaro ata siya nationals. Naglaro ba siya? Naglaro pala si Hate ng nationals. Ito pala yung nangyari nun. Ang story. Nung season 5, nationals, ako, si Hate. hindi naman talaga kami sa MPL, di ba? Kinuha lang kami for nationals. Kaso, si Hate kasi sobrang ganda ng performance niya sa nationals. Matindi talaga. Ang nangyari, syempre, pagdating ng MPL, syempre, si Pakbet ang ano dyan eh. Kumbaga, tatak
natak na ng XE na si Pakbet. So, pinagbigyan pa siya ng isa pang season si Pakbet. Si Hate. Siyempre, pakang gusto mo i-reserve, ayaw mo tanggalin. Ginawa nilang coach. Baka nandito ka lang sa amin. Pagka pumakbet si Pakbet, ikaw ang babalik. Yan na. Yun yung kwento doon. Hindi ko, totoo to, guys. Nailista. Totoo na naging coach. Si J-Lord. Nasales yan. Yung pala, pwede pala mag-coach eh. Una pa ako sa esports, coach agad eh. Palis kay Hate. At season 5 ay ano pa rin naman. Naalala ko noon, yun yung mga time sinasabi na ng give Billy a trophy. Naglalaro pa si Billy noon. Malakas naman. Anong nga bang resulta ng season 5? Ang ano yun eh. Actually, yung season 5 yan yung pandemic eh, di ba? Pandemic. Kasi tama. Nung pumasok kami ng season 5, 6 man lang ako noon. Mm. Hindi talaga ako yung main player. Ang main player nila noon si Saire, Chakno, si Zapno, si Hate. Ay, hindi. Pakbet. Pakbet. Tama. Sino pa ba yung isa? Si Dian. So, matak niya doon. Sino tank niya doon? Chakno ba? Chakno? Si Dian? Si Dian. Oo, si Dian. Tama. Tama si Dian. Para si Chakno noon? Andun na si Chakno. Pero sa pang ano siya? Six months si sub si Dian eh. Oo, sub si Dian. Tama, tama, tama. Si Benny ba? Nandun si Benny. Oo, nandun si Benny. Season 5? Oo. Ay, oo. Nandun lang pala si Benny ng season 5. Kinuha pala si Benny. Yun, Alice yun eh. Alice Ruby. Oo. Dati. Tinanggal lang pala si Pakbet nung ano. Five. Season 5. Season 5 lang pala si Pakbet. Oo, tama. Parang binawa pala ng team to si Pakbet. Si Hate. Season 4 si Hate. Si coach. Hindi 5. Hindi 5. Wale, wale, wale. Balik na. Ayun. Season 4 siya nag-coach. Season 5, binaba si Pakbet. Inangat si Hate, MPL. Tapos si Benny kinuha. Yan ang tandem. Benny, Hate. Parehas ko. Tapos, XP si Zapno. Oo. Tapos dalawang tank, si Sire at si Chakno. Yun. Ayun. Naalala ko si Sire na nag-Terisla, di ba? Oo, yun. Terisla ka pa, yung pamatay nila eh. Ganun, tandem nila, sabay diretso sa jungle ng kalaban. Invade, Yun yung times na may pandemic. Tapos 6 man lang ako noon sa block. Okay, okay, okay. Nag-pandemic, tapos si Sire, ano siya, sobrang health conscious siya. Umuwi siya nung bahay nila. Tapos, hindi na siya bumalik ng bootcamp kasi nag-iingat dahil nga pandemic. Siyempre, ang naging practice noon, apat sila magkakasama tapos online lang si Sire. Kaya, yung mga time na nahirapan na sila mag-practice, parang nag-decision na si Billy na, Sai, kung hindi ka makabalik dito, si Etomax na lang palalarin namin. Yun yung time na nag-post pa ako kahit wala akong, I mean, galing ang ang role ko talaga is XP lane. Nung pumasok ako ng ano, pero pumasok ako, post-pog mage talaga. Okay. Nung nandun na ako ng season 5. Tapos yun, nagtuloy-tuloy na. Ang finish namin nun, alam ko ano eh. Season 5. Alam ko kasi nung simula na nun, lagi na kayong fourth na. Oo. Ang pataas lagi. Fourth place na kasi ano eh, munti ka na namin talunin yung brain. Yun yung time na kinambak kami ng brain parang sa upper bracket. Oo nga. Kinambak nila kami yung walang buff yung link ni Carl tapos na nakakuha. Oo. Binaliktad kami. Yun yung sobrang lakas ng link nun eh. Oo, sobrang lakas ng link. Kaya kailangan nun may, walang blue eh. Oo. Kailangan ni-invade mo na. Oo, in-invade na in-invade. Tapos nung isang beses na nakakuha siya ng blue dun na baliktad balik na agad. Sobrang OP ng link kasi nun dati. Autoban talaga yun noong mga time na yun. Yung mga X-Board nun eh. X-Board Link, Jawhead. Ganun. Tapos nun nga, yun nga, nawalaan si Sire, syempre, parang, si Billy, medyo busy na rin siya sa mga ginagawa niya kasi may streaming siya, tapos may marami rin siyang mga ginagawa. Parang, nag-decide siya na kung sino yung mag-stand as captain. Isipin mo yung career path ko noon, parang unang nalaglag, rookie season, six man, tapos sinabihan na salam. Salam. Tapos pa bumalik ng XA as six man, parang chambalan din yung pagka-roster ko kasi si Sagit nagpaubayan na napunta, kaya napunta ako doon. Tapos naging captain ako ng season 6. Lalalang karir mo, man. Lalalang, biglaan eh. Biglaan lang talaga. Parang kinausap niya ako noon, sabi niya sa akin.
Oh, eto Max, ikaw yung pinaka may edad dyan. Kasi yung mabata ng mga kasama ko, si Hate, si Benny, si... Oo nga. Ano? Chuck. Ikaw, oh, si Chuck, no? Ikaw ang mag, ano? Mag... Lead. Mag-lead. Si Sagit, nung season 6, kinuha ulit namin. Kasi si Billy, parang nagpaubaya na siya eh. So, nasa amin ulit si Sagit. Siya yung explain namin, ako yung mid lane na ako. Pinaano mo na tag doon? Sinapuso na. Sinapuso mo na yung pag-mid. Maganda rin naman yung naging performance ko ng mid doon nung season 5. Season 5, nauso talaga yung post-4 na tawag. Oo. Post-4 na tawag. Kasi ano eh, may mask. May mask na yun eh. Yun yung... May mask na talaga yung dalawang ano. Pero mage siya, hindi two tanks. Hindi kayo two tanks. Nameta rin yung si Lena nun. Comfort ko rin yung si Lena dati. Yun. Kaya pala, naalala ko na. Kaya pang-captain lalo yun eh. Kasi pwede ka mag-trap. Pang-vision. Yun yung maduga kay si Lena dati. Tapos Balir, Parsa. Yun yung mga... Cecilion. Yun yung mga meta dati. Pero may nagda-double tank pa rin ng mga time na yun. Oo. Pero ano, parang strat na. Strat na siya. Nagmumukha na siyang G-strat. Pero hindi na yung normal. Kasi may mga flame, mga flame shot. Oo. Tapos may ano na rin, may panel. Season 6. Lumabas na yung, patapos na yung season 5, may panel na rin yun. Oo. Kasi mabilis yung 5 to 6 eh. Sa season 6, kaya yung may funnel nun. Season 5, funnel na rin tawag nun. Kasi Ling yung tawag na, ang tawag namin sa Ling nun, anti-funnel strat. Kasi mapapatay mo kagad yung funnel nung kabila. Pwede mong diretso yun kagad sa jungle. Ayun. Tapos, nung season 6, funnel pa rin strat. Kasi naalala ko nun, yun yung mga, alam mo yung 1-1 na ano, na core? Oo. Yung naka-green, yung naka-retry, di ba? Yung retry pa nun, parang may item ka na pampasakit ng damage yung machete. Pagka naka-retry. Yung upgraded nun, may dalawang ano, yun, sobrang sakit ng jungle dati. Tapos, ang bilis talaga mag-farm lalo na pag naka yung kulig, anong tawag yung veteran, parang veteran hunter or something. Basta parang ganun yung kulig green na pampapera. Pampapera kapag ka niretry mo, plus 50. Oo. May ganun na emblem dati. Oo. Kumbaga, wala pang ano dati, yung jungle, kapag jungle mo, pwede ka mag-lane. Pwede ka pa mag-lane. Pwede mo sagupahin yung pera talaga ng mga lanings. Kasi, kailan na lumabas yung bawal ng maganda. Parang pinurse niya yung jungle na. Jungle talaga. Tapos ano nun, yun nga, nagpa-funnel ka kasi naka-double mask kayo. Or apat double. Yung minsan. Minsan may ganun pa. Oo. Yung onik nga, nilabas nila. Five man mask eh. Oo, yun talaga. Pag salpuan na lane, level 2. Alam, actually, yung nilabas nila yun, talo sila nun eh. Talo. Pero sobrang sayang. Sobra. Kasi, naalala ko nun, hindi daw nila yun magawa sa sa Smurf, sa Classic pa nila nagawa kasi masascout kasi top player kasi ang practice dati rank game eh. RG lang di ba hindi mo pwedeng ilabas yung mga scout mo sa rank game sa Classic nila nilabas kaya hindi pa nila sobrang na master. Anong nangyari? Nagulo yung buong mundo lahat naka 5 ma after noon ni-review Dugal level 2 again tapos yun na meta. Naalala ko nun, wala lang, share ko lang guys. Kasi may time nun, sa pro, pinagbawalan na mag-5 mask. Parang tatlo lang kayo, max. Yung mga player, hindi sila makapag-practice. Kasi kalaban nila sa RG, nagpa-5 mask. Eagles ka agad. Pag naka-3 mask ka kayo. Kaya, kakapalan yun. Hanggang sa, ginawa na talaga ni Monto ng patch bawal na yung 5-man mask. Malala. Anyways, nasa na tayo? Season 6. Yun. Maganda yung nangyari. Ang hindi ko lang trip nun kasi single elims nun eh. Single elims yung season 6. Best of 5. Best of 5, single elims. Ang naglaglag sa amin nun, Omega. Omega. Eventually, nag-grand finals, nag-M2. Nag-M2. Sobrang close nun. Tapos, yun na, yung... yun talaga yung pinakaputok feeling ko ng ano ng ex eh. Kasi, yun yung matindi talaga yung trash talka ng NXP tsaka... Oo nga. Sobrang lala nun, nung laban na yon. Para kaming, nung tinala namin yung NXP, nung para kaming artista. Oo.
lahat nung mga tao, kahit tiga malayo, sumugod dun sa bootcamp namin. Sobrang daming tao. Physically, hindi pa pandemic nun? Oo. Pero wala, hindi mo mapigilan eh. Kasi sobrang sikat nung, parang inantabayanan yung laban na yun eh. Oh. Kasi bago pa lang mag-start yung laban, sobrang init na ng pastokan. Sa ano yan? Sa Facebook? Nakakamiss! Mainit na yung mga bars. Hindi na napigilan. Parang, ano, gulat kami. Oh. Pagtapos ng laban namin, bumabaka kami. Oh. Ang dami nagsisigawan sa labas. Parang may, ano, may gera. Yung inaabangan kami lahat. Pero mga supporters lahat. Mga supporters lahat yun. Inabangan nila. Tontuwa sila sa naging laban. Kasi ganda ng laban nun eh. Ganda, comeback ganda namin yung ano eh. Yung time na stress 8. Yung si 06 talan. 06 siya. Binugbog siya ni Yahweh. Hindi siya nakahinga na. Ganun lang siya. Ino-comfort namin. Tapos nakapag-set si Chak no. Nakapag-set si Chak no. Oo, ang ganda sa board. Miracle set. Miracle set. Dire-direcho. Oo, ang ganda rin. Panoorin niyo guys sa mga pinakamalapit na comeback yan. After nung ano na yun, down na down lang si Hit noon after. Pero actually, nilaro pa naman yan nilaban ma. Nilaban naman. Kaso hindi lang siya, syempre, kami, masaya kami. Nakakambak eh siya, hindi siya masaya sa naging result. Kasi, sabi mo naman, ilang million ang nanonood doon. Oo, million nga. Parang pinakamaraming views yata kain eh. Totoo, nung time na yung pinakamainit, most awaited match, maganda kasi yung storytelling doon kasi talagang, si week 1 pa lang, nagda-trash to 1 eh. Oo. Tsaka yung trash to 1 noon, may, parang may mga below the belt pa na, diba? Baka, ngayon kasi, pag nagda-trash to 1, iniisip, ano na lang, pang hype-hype na lang. Oo, hype-hype na lang. Pero dati, yung gano'ng trash token, legit talaga legit, yun. Oh. Talagang labasa na ng galit yung sa isa't isa. Kahit ano mong gangin na doon. Nakakamiss. Ang ganda nun. Eh. Kasi, naalala ko nun. Pero two times ka nag-harap, diba? O isa lang? Dalawang beses. Pero yung isa, hindi ko na maalala. Hindi masyadong maalala. Yung unang salpuan talaga yung malala eh. Oo nga, tas comeback nga. At comeback. Actually, Season 6, talaga nauso yung comeback games. Ganito kasi yan, guys. Meron kami mga stats nun eh. Kunwari, si Haji, kahit hindi mataas yung ranking nila ng Omega, taas ng KDA niya, kahit talo sila lagi. Tapos si Cartizzi, parang 12-0 ata yung Lancelot niya nun. Ng 12 wins, 0 loss total. Tapos kayo, wala kayong talo basta lumagpas ng 18 minutes yung game. May ganong stat. Parang, may ganong 100%? Oo, may naging 5-0 tapos naging 5-1 ata eventually. Parang ganun. Ganun basta may at least 90% sabihin natin na nananalo kayo every time ng 18 minutes pataas. Ito, kaya naging comeback kings. Sasabihin ko na yung talagang sikweto. Sige. Ito na. Ilalabas ko na talaga yung sikweto. I like pero, it. Pero ngayon kasi ano eh feeling ko aware na for sure aware na lahat ng tao. Six, I mean aware na kung paano nangyayari yung comeback. Pero Bipong kasi, hindi alam ng mga tao. Yung high ground. Yung high ground defense. Hindi alam, naniniwala ko, karamihan ng team, hindi alam yun. Kung paano kayo papasok ng high ground, sino yung mga kailangan yung patayin para makaakit kayo ng high ground. Hindi yung pamilya. Eh, yung mga hero ko nun. Talagang high ground defense. Max, Louie. Louie. Grabe, Louie. May tele. May takit sa likod. Isipin mo, nag-high ground ka. Oo nga. May takit sa likod mo. Ayun, daming... Kasi kayo ng Atlas Louie kayo ng Nino. Alalo, yung Atlas Louie namin ni Jack, no, talagang walang talo yun. Ano namin yun? Parang desperate hero namin, yung pandiina namin. May time nga na binibiyak yun eh. Pipik namin yung Louie. Yung Louie ng 3, ibaban yung Atlas. Ipipik namin yung Atlas ng 3, ibaban yung Louie. Ang ginagawa na namin, sabay na agad. Sabay na agad yun. Ngayon, kaya madalas yung comeback namin kasi nga yung mga type ng heroes ko, mga gano'n, mga comeback potential, high ground defense, na hindi nasusolusyonan ng mga teams talaga. Hindi pa marunong din, ano eh, yung dati, hindi na-realize ng mga teams yung value ng pag-clear ng wave, wave muna. Wala, may baka magsabay-sabay yung flow. Kasi, ang dali mag-clear eh, lalo yung mga yung Chang, Louie, ano. Makiklear mo talaga. Kung baga, pag pinilit ka talagang pasukin sa high ground, mamatay at mamatay sila. Chilling ko yun yung pinaka naging, ano. May time pa nun, yung mga teams, alam mo yung pag pumasok sila, tatlo yung creep na, dahil hindi nila tinaiming, tatlo yung pupunta sa kanila na creep, tapos matutulak sila palayo. Tapos, ano na, invulnerable na yung, ay parang,
Mahina na rin na damage yung sa tower. Oh, may mga ganun. Wala lang. Na, dati. Yun yung sa tingin secret. Ko. Oh. Secret na. Siyempre, ngayon, normal na siya eh. Oh. Alam na ng mga teams eh. Dati, hindi. Kahit nung lumabas yung Xavier eh. Hindi okay. Alam ng mga teams na paano ha-high ground din yung Xavier eh. Bago mo malaman. Yung nagawa pala, na sa'yo. Eh, ako, alam ko kasi. Alam ko kapag hindi ako nakaskill ko na, papasukin ako ng may papasok sa idling, lads. Hindi ako makakapag-clear ng clips kasi atras ako eh. So, alam ko na yung kapag may mga malakas mag-high ground na hero, yun lang yung kailangan mo may pick. Kaya alam ko, kasi identity ko eh. Alam ko yung counter sa identity ko kung ano yung ano. Sinapuso mo na din kasi, boss. Tapos, ano nangyari nun? Na comeback, kinambakan niya pa yung Onyx. yung gano'n. The Super Chocos. Season 16 yun. Season 6 yun. Season 16 yun. Kaya sobrang, yun talaga identity ng X nun. Comeback kings talaga nung season 6. Kasi sakto, yun ganun yung nangyari. Tapos, 2-0 na yung Onyx, naging 3-2 pa sa inyo. Yun yung pinaka pumutok talaga din yung pangalan ng X na comeback kings. Siyempre, pati yung roster namin na madaming naging nag-idol talaga kasi dahil sa NXP tsaka yung laban sa Onyx na sobrang trending nun eh. Sobrang trending nun. Lala. Kumala. After nga nun, binan eh. Oo, binan. So, binan bawal yung... Bawal nga. Hindi naman ina-fine nun. Hindi naman kasi wala, pang wala pa sa rules. Wala pa sa rules. Eh. Actually kasi, ito yung kwento, no? May kwento ko. Ano, wala lang yung balak ano talaga. Yung parang nilalaro na lang namin. Yung Battle for Third. Kasi syempre wala naman siyang bearing. Pera na lang. Ang nangyari lang, nung after game 2, nakita si namin si Dilar. Si Dilar. Kumakalong na sa amin. Syempre, pang nakita namin, ay, ang yayabang na ito. Parang gano'n. No? Eh, hindi naman namin sineseryoso. Pang nag-init kami. Yung kami nila Benny, nila Hate. Nag-init kami. Sa sila sa Hate. Sabi natin, taka, bawian natin. Nagigigil kami kada game 3, sineryoso namin, nanalo kami. Hindi pa ako nakikigan naman. Si Sagit pa lang, siya pa lang mag-isa gumagano'n gano'n nun eh. Game po, si Sagit, tsaka si Benny, gano'n na. Nung game 5 na sabi ko, lahat tayo, akit, ano tayo, gigigigil na kami, oh. Gano'n na kami lahat eh. Mahulog pa ako sa umano, so magigil ko eh. So may halong gigil, may halong tawa din. Oo, may halong tawa. Siyempre, parang wala nang masyadong bearing. Tapos yung nakausap namin si Dilang, sabi niya, tinatry niya lang doon yung gano'ng choke post. Kasi parang makita, ginagawa ni Laiyak, no? Parang, Nandit-trip-trip na siya. Nandit-trip-trip lang. Hindi nila alam, may mainit kami, no? Nung nakita namin, ibinungay niya yung mga dragon. Okay. At yun yung naging identity ngayon. So, masasabi mo, kaya kayo naging comeback kings, dahil din sa knowledge. Knowledge pa rin yun eh, di ba? In-game knowledge na kailan nakakalam. Playstyle, ganun. Meron bang attitude din na naging part nun? Kasi nung season 7, ganun pa rin yung identity nyo. Lalo na sa legendary, para sa akin, sa mga legendary games, Brain versus ano? Yung comeback. Comeback. Best of 3 nga ba? Best of 5. Kasi game 3 yun eh. Palaglag na kami nun eh. Sobrang snowball nung brain nun. Yung actually yung sinasabi mong identity. Kasi pagbago ka kasi sa mga protos na experience mo yun. After ng game, eto nangyayari after ng game, pagbago ka, papanoorin mo yung sinasabi ng caster sa'yo eh. Siyempre, Curious ka. Hindi ko to alam, ha? Hindi ko to alam. Promise, lahat ng player ganyan. Papakinggan nila yung ano eh. Kaya nga may mga, may mga caster na mainit, parang, yung mga player kasi, parang, ito lagi yung parang sinasabi lang, puro ganito. Okay. Kaya may mga ganon. Pero, lahat ng player, ganun yung ginagawa nila. Tapos. Ganun ang ginagawa nila. Papanoorin nila yung replay, tapos papakinggan nila yung sinasabi ng caster. Yun, syempre, kapag pinapanood namin, sabi-sabi kasi kami nanonood kadalasan, makakikinig namin na comeback kings, tapos, syempre, hindi namin
hindi namin tinatatak, pero syempre, kada nakikinig namin, parang natatak na sa identity namin. So, yun, pag nangyari, antay lang tayo, 18 minutes. May mga ganong shot call na eh. 18 minutes sa atin na to. May mga ganong na kaming shot call sa loob talaga ng game na wait tayo ng 18 minutes. Yes. Parang pampaboost din ng cool pagal namin. Tapos, syempre, pinag-uusapan nyo na parang ang call, oy, ano, taste lang, 18 minutes. Taste lang, ganyan. Actually, yun talaga yung goal. Kasi, tumatak na nga na kaya namin makambak basta lumagpas ng 18 minutes. Alam mo, ako, bilang caster at bilang naniniwala din, feeling sa paningin ko, hindi nyo iniisip yung sinasabi namin. Talagang, meron lang kayong, yun, never say die attitude nga eh, parang ganun. So, may ganun din naman ba? Meron. Sini pinaagan? Excuse. Sige lang. Meron talaga, lahat talaga ng player, ano, kumbaga, may malaki talaga yung ambag ng caster sa ang nagiging confidence talaga ng player. Kasi, kaya lahat ng bago, kahit ako nung bago ko eh, papakinggan ko, pag narinig mo sinigaw ng caster yung pangalan mo, syempre mga kilala kayong caster eh. Pag narinig na sinisigaw yung pangalan mo, syempre, pangarap mo lang yung dati, tas ganun yung, tama. Ano, manakabush siya ng confidence. Tas, tatatak na sa'yo, tas, parang ang goal mo na, kailangan. Tas, susunod ulit. Ganito ulit, masigaw ulit yung ID. Parang nagiging gano'n na siya eh. Yes. Which is, ako, pagka mga bagong player, pinapabayaan ko lang sila. Kasi, gano'n din ako eh. Pero, ngayon tumagal na ako, hindi kasi siya magandang habit kasi actually. Hindi siya kasi magandang habit. Pressure kayo, no? Tsaka plus, hindi lang naman din sa mga caster, syempre. Pati yung mga pagbabasa ng comment. Magiging habit mo kasi yun eh. Kapag ka nasanay ka na tumitingin ka sa sinasabi ng ibang tao, parang magiging dependent ka na sa sasabihin nila. Gets. So, kapag ka may pangit kang laro, isipin mo agad, ay, ibabash ako. So, hindi siya magandang habit. Pero ako, sa mga player na bago, pinapabayaan ko sila na ma-experience nila yan. Pero ginagabayan ko sila na sinasabi ko na, huwag niyong gawing habit yan kasi hindi maganda yan na masanay kayo sa sasabihin ng ibang tao. Dapat, kahit anong maging resulta, ano tayo, mo lang, tayo, oh, tayo lang. Huwag kang magbasa ng comment kasi lalo ka lang madadown. Tama. Parang yun. Yun yung kailangan din matutunan ng mga bagong player. Which is applicable din sa mga bagong caster. Yun naman sinasabi ko din na ano, okay naman na magbasa ng mga positive comment. Pero once na, paano mo iwala yung positive sa negative? Meron talaga. Yung mababasa ka talaga. Kahit anong mangyari. Ngayon, et, sino yung pinaka masasabi mo na kasabayan mo when it comes to yun, yung pagiging clutch, pagiging matiisin, yung never say die attitude. Sa akin talaga, syempre, yung tandem ko talaga si Chuck. No? Kasi, ano eh, siya talaga yung miracle set eh. Kumbaga yung comeback namin, sa kanya talaga nagsisimula. Siya yung nag-start ng magagandang set na crucial na akala mo talo na kayo pero gagawa siya ng play na ano. Biglang, si Chuck, kumbaga Chuck Mamba talaga. Sobrang laking bagay ni Chuck. No, sa, bagay na bagay pala talaga sa Chuck Mamba. No? Oo, Chuck Mamba. Ganda nga, sino mo nag-ansahan ng pangalan? Kaming dalawa ni Imagine yan, Chuck Mamba. Ganda lang ano, pangalan sa kanya nun. Kasi, grabe talaga eh. Kahit ikaw na nandun ka sa game, kahit ako, wapasigaw na lang ako, walang yaka. Oo. Kasi, magugulit ka sa set niya, pang iaabot niya na lang sa'yo. Ipindutin mo na lang yung skill mo. Parang ganun. Pero, ang gusto ko malaman, kino-communicate ba yun? O paramdaman siya? Ano, may times na sasabihin niya lang, ano, parang tingin kayo sa akin, ah. Pero usually, kapag dikdikan na yung clash, biglaan na lang. Kadalasan, biglaan na lang, parang mangyayari na lang, tapos magpa-follow up ka na lang ng skill. Kasi, hindi mo naman mababasa kung ano yung mangyayari sa game eh. Na pag nagka-clash, hindi mo mako-communicate ko. Pasok ka na ng chat, no? Kung pag bibigyan mo siya yung sarili niyang diskarte, tapos ibibigay niyo na lang sa iyo yung set na hinahanap. Oo. Balita ko si Chuck daw ay maingay daw in person tsaka sa laro eh. Maingay yun. Paglalo kapag kaka-close mo na, sobrang ingay na niya. Oh, basta walang camera. Basta walang camera. Pero pag may ibang tao, ano siya? Mayayain. Pag hindi niya ka-close, mayayain siya. Pero pag kaka-close niya, madaldal siya. Okay. Ngayon, nangyari na yung comeback niya dun sa Bren Esports. At
Although ever since naman hindi naman nawala yung comeback kings tsaka yung playoffs. Mayroon pa rin yung playoffs mode eh. Mamaya pag-usapin natin sa playoffs mode. Ha. Pero sa ngayon ito ang naging next na story is yung ka-rival niya na itong V-Wise era ng Blacklist International. So naging ka-rival niya na pwede umakwento sa amin yung start ng rivalry na yun until na maging kasi ngayon ba to for sure tropa na ngayon eh. Ayun, yung parang paano nag-transition yung rivalry na yun na competitive? Talaga bang nagka-initan kayo nun? Or ever since ba tropa? Or parang ganun? May ganung difference ba nung simula at saka gandulo? Actually, nag-start yung ano, yung parang rivalry namin sa Onyx talaga nung lumipat. Ay, sa V. Yung ano, yung ganun, di ba? Yung start. Pero yung mas lumalim yung mas lumalim yung ano, parang laro kapag kasaan lang. Kasi, lumipat sila ng Blacklist kasi naglabang kami ng finals noon. Oo. Finals, laban sa Blacklist. Uh-oh. Sila Ohib na yung player noon eh. Oh, Ohib. Ohib, Juicy, Edward. Kasi, yung kumbaga, bago pa mag-season 7. Oo, bago mag-start yung season 7. Oo nga. Parang re-roster sila, re-roster din kami. Oo nga. Tapos sumali kami ng Juicy, kami nagharap sa finals. Mm. Parang doon medyo nag-start na yung mga mainit na ano eh. Si Chuck, si Kelaka tsaka si Oheb. Tama. Oo, yun. Tama. Nadala ng pastart yung regular season. Oo, nakalimutan ko yung part na yun. Pero hinahype namin yun nung regular season. Yun yung storyline namin kasi nga, hindi lang Juicy kayo nagtapat. May isa pa eh. Hindi ko maala. Ay, merong, hindi ko maalala eh. Pero merong isa, di ba? Oo, merong isa. Pero hindi ko maalala yung kaning tournament. Just ML? Oh, just ML. Baka just ML. Kasi yun naman yung mainit na ng time na yun. Hindi just ML nga. Kasi nag-champion kami nun sa Just ML pero sa Juicy. Hindi. Sa runner-up kami. Nung bagong boy yung lineup namin yung season 7. Oo nga. Kasi alam ko, big deal din sa balita yung kay Kelre. Kasi nga, nawala si Hate. Wala si Hate. Si Benny. Aura. Ang laki. Kumbaga, sobrang laking changes yung nangyari sa X eh. Siyempre, isipin mo. From season 6 na ang dami yung supporters, tapos biglang nawala yung kasi lineup. Madami din supporters si Hate nun eh. Oo, ang dami. Sobrang daming fans ni Hate. Tapos nga, nilabas yung issue ba't nagkaiwai-walay. Tapos dumating si Kiel, si Rencho dun sa amin. Which is yung mga fans din ni Kiel na madami din. Na punta rin talaga ng ano. Yung tapos kaya naging double K, tapos may double bed. Ano double deck? Double deck ka na connection. Yung namagsakan si Kiel. Ang kama. Buong ano kami noon. Nangyari kasi doon. First week ata nangyari. Oo. Laban namin sa Omega. Kinabukasan laban namin sa Omega. Nabagsakan. Matutulog na lang kami. Magpapahinga na lang kami. Nabagsakan pa siya ng kama. Magkaan lang naman actually yung nandun sa si Kim pa ano namin, manjak namin dun sa pero na hospital pa rin siya. Sinugod namin sa hospital. Tapos tagal namin dun numambay hanggang sa makalabas siya. Kaya naman yun. Sa hawa ng Diyos wala naman din naman masyadong pero kasi ang magandang kwento pa nun is hindi nga ganun ka hindi ulit perfect yung regular season. Malala din. Nung una mainit, tapos biglang dire-diretso ng ano. Ano talaga, inconsistent talaga. Inconsistent. Tapos yun na, yung playoffs mode. Tapos ang kalaban niyo pa nun, si Onyx. Tapos nandun si Hate. Oo. Tapos nilaglag niyo si Hate. Yun yung unang ano eh. Tapos first step. Doon pa lumabas yung strat namin na Bane Faramis. Yung masama sa pub. May kwento yan. Yung Bane Faramis na yan. Actually, yung Bane Faramis strat na yan, ang nakadiscover niyan, sila Chakno. Sa rank game. Parang ginamit sa kanila sa rank game. Tapos sinuggest nila na try natin. practice natin. Tapos, yun nga, ang nangyari doon, dapat game 5 pa lang ng game 5 namin sa Onyx. Gusto nilang gamitin ilabas yung Bane Faramis kasi
sobrang sayang yung ano eh. Sobrang sayang yung pinaka-practice natin, lang games natin pinaka-practice yan. Hindi natin gagamitin. Ako lang yung nag-DN na sabi ko, huwag natin gamitin. Sa Omega natin gamitin. Kasi, yung pattern kasi ng drop nun, kapag ka sa Omega mo kasi ginamit, kunwari, kasi alam ko na magpipick sila, Omega lang yung nag-glue nun eh. Nung time na yan, kasi meta si glue. Pero, hindi lahat ng teams nag-glue. Si, ano lang, si Kenji. Omega. Kenji. Siya lang. Sabi ko, pag pinick natin yung pattern natin ng Bane Paramis, hindi nila malalaman na meron tayong gagawin. Kasi ang pattern namin doon, first pick si Lena, normal naman. Makapag-glue ka talaga doon. Kasi normal naman na si Lena, kasi nagsiselena naman talaga. Kumbaga, hindi nila maisipin. Tapos mag-glue sila, pipika namin Paramis, ang iisipin nila, kinakounter lang namin si Paramis. Si glue. Hindi nila... Hindi nila iisipin na mayroon kaming ginagawa. Kapag pinipilit nila na gamitin natin Game 5 dito sa Onyx, sabi ko, hindi, wag. Kaya natin manalo dito ng hindi natin nilalabas ng strat kasi may paglalaanan tayo na ito. Kasi ang naalala ko nun, sabi nila, chak mo nila, pakbit. Kapag mayroong may ayaw, wag natin pipilit. Kasi kapag lahat, boto na gamitin yung strat, hindi gamitin natin. Yes. Pero kapag kami ayaw, may hindi buhay loob, huwag natin ipilit. So yun, nilago namin yung Game 5 na hindi namin ginamit yung stat. Yun, no? Hindi ko na maalala. Hindi ko na maalala. Tapos yun, nanalo. Nakalusot. Tapos yun, Game 1 sa Omega. Nilabas agad. Nilabas agad. Gigil na yun. Ang maganda kasi nun, nung nilabas nyo agad, auto, meron kayong free ban. Oo, may free ban. Yung Selena eh. Free ban na yung Selena nun eh. Nung after nung game 1 na yun eh. Brain Paramis. Although ano naman siya, binaban naman yung Selena kasi syempre may mga teams na magbibigay eh. Tapos kakounterin nila. Ang dami kasi noon, may Matilda noon eh. Matilda, Selena. Dami, Selena. Popol. Tapos may glue na hindi naman na pupuruan ni Selena masyado. Dami rin counter kay Sele talaga. Chang eh, pa noon eh. Chang eh, Alice. Oh, Alice Esme. Tapos Claude Meta. Claude yung Kange. Tatapat mo sa mga Esme dati. Fireman lang. Parang fireman. Yung Abaris. Ganun na yung ginagawa ni Claude dati. Ayan. Anyway, nandun na tayo sa comeback. Tapos rivalry. Yun nga, yung rivalry nyo with Blacklist na nagsimula dun sa Juicy Legends tapos Jasemel. Masasabi mo may konting tension din talaga nun. Lalo na kasi Kelra versus Ohed. Oo, kasi si Kelra, bago pa kasi pumasok talaga sa amin sa X yan. Trash talk na talaga yan. Meron pa ngayon, parang video na tinatrash talk na si Yuji. Isipin mo. Si Yuji yung tinatrash talk mo. Si Yuji. Sino ka ba? Tapos si Yuji. Yuji yun eh. Kung bakit, dami na nakating ni Yuji. Ang sagot pa ni Yuji doon. Sino ka ba? Ba't kita magagandiyan ng trash talk? Tsaka kita gagandiyan kapag may napatunayan ka na. Yun naalala kong ano ni... sige lang ka. Gagapal talaga mong trash talk kahit ano. Kahit sino tina-trash talk at sarili niya. Hindi mo bata lang siya nun ah. Yun nga. Kumbaga walang sinasanto. Pagka sa trash talkan. Siyempre si Oheb. Alam ko ganun din siya eh. Parang same sila na palaban din. Tapos pares pa sila amateur kasi amihan. Pake sila amateur. Pake sila gold lane. Pares pa silang top bata. Sila yung talagang malakas na gold lane na dalawa. Oo. Yun yung nangyari. Hanggang nag-finals kami, sila yung kalaban namin. So, panginit talaga nun. Ay, nako! Talagang nag-init talaga si Yelo. Panginit talaga si Kelka. Ano kasi, si Kelka kasi yung attitude niya kasi, di pwedeng ikaw ang mas malakas sa akin. Papatunayan ko na mas malakas ako sa'yo. Kumbaga, ganun yung mindset. Iba yung mindset niya pagdating sa competitive. Nice. Not very nice to hear about Kelra. Not so nice about dun sa trash talk. Pero alam mo na, nandiyan naman, kaya naman kayo nandun. Kontrolin. Ganun. Siyempre, pagbata, pakilangan mo rin makanasan yung mga kahit hard way eh. Hard way pa yan. Hindi kasi lahat i-spoon feed sa'yo na ganito gawin mo. Tama. Siyempre, pag may mga ganyang bagay, kailangan matutunan mo mismo sa sarili mo. Para mas
marami, mas mag-improve ka. Eh ngayon, sobrang ano niya na. Maingat na siya sa Sagutal eh. Alam niya na yung mga Paul eh. Masa, dami ng history nito si Kelra. Tapos, dumating nun sa MSC. Di ba, talo kaya dun sa MPL Finals. Seven games, man. Seven games yun. Oo, mainit. Isa sa mga times na yun yung masaya pag finals, pag game 7, syempre, ganun. Sobrang ano namin nun, sobrang lungkot namin kasi pang first time namin, ano, nung dire-diretso kami ng lower bracket nun, feeling namin kami na yung pinakamalakas eh. Parang ganun yung pakiramdam, bago kami pumasok ng finals, yung pakiramdam namin nun, kahit blacklist, hindi kami kayang talunin, parang saga sa akin yung blacklist sa upper bracket. Kaya yung pasok nung early games namin, umahid kagad kami sa kanila ng 3-1. Oo nga. Kasi yun nga yung parang ano namin, spirit namin na hindi kami ano. Ang nangyari lang, parang game 6 pa lang ano, parang inisip na namin yung sa anong gagastosin namin sa pera. Ano yung nag-advance thinking. Oo, nag-celebrate. Celebrate na, early celebrate kasi ano, akala shockball na kasi dire-diretso. Oo, 3-1 eh. Ganun yung nangyari. Ano, hindi na kami nakapokus sa ano, sa hero na gusto naming kunin. Hanggang sa may time na meron na silang inopen na hero doon, tapos sa mga ban nila parang meron silang binago. Tapos parang na-check nila kami doon sa ban nila, tapos tinuloy-tuloy na nila hanggang game 7 yung same ban. Yun yung nangyari. Ano ba yung inopen? Hindi ko maalala eh. Basta ang naging option namin noon is ibigay si Matilda. Ibigay si Matilda kay Venus, which is but auto-ban namin siya nung first game hanggang game 5. Pero nung game 6, since meron silang inopen na hero na nandun sa ban nila, inopen namin si Matilda at binigay namin. Parang tin-raid namin. Kaso yung nangyari, sobrang comfort talaga nung Matilda. Iba talaga yung Matilda. Tsaka hindi ka makakapag ano doon, yung mage na ano? Oo. Yung mage na nasa abot, likod. Abot ka nun eh. Abot ka nun, nakachangi nga ako nun. Oo. Kawawa ako eh. Kasi naabot ako sa likod eh. Ilikuran ka lang, tapos wala ka ng ano, wala ka ng shield, wala ka ng ulti. Sobrang bagal. Dire-diretso na. Hanggang sa'yo, na-check na nila kami hanggang game 7. Sobrang disappointed kami nun kasi ang inisip namin nun, aga kasi natin mag-celebrate eh. Kaya nung MSC, nung 3-1 na kami. Mag-iisip ng ano ha. Ng advance ha. Yung mga bibili-bili, walang ganun. One na to time lang. Focus tayo dito. Lahat ng utak natin doon sa game. Okay. At ganun na nga yung nangyari. Alam mo si Boss Rada, which is part ng Blacklist. Nakwento niya sa akin noong last time nakasama siya dito sa podcast. Ang naging problema doon nila is masyado silang nag-focus dun sa pag-scream sa inyo. So, scream partner siya, di ba? Tapos, meron daw kasi nang nagkapustahan sa screen. Ang nangyari nga nun, inano niya ba? Ano pa mga sinabi niya pala nun? Ayun, na parang na-reveal ata nila yung strat nila dahil dun sa pustahan. Sa pustahan. Oo, kasi ang kaya kasi namin sa kanila pang pustahan. Wala lang, katuwaan lang. Pustahan, katuwaan lang na ano, lagyan natin pusta. Tapos, hindi kami nananalo sa kanila sa scream. Yung ano, hirap kami manalo. Tapos, parang may ginawa kami doon na kalungkong ni Pakbet. Yung patry nga, makounter nga natin sa kanila yung nila. Ginamit. Ginamit namin yung hero nila. Yung Aldous. Yun yung hindi namin makounter eh. Yung Aldous eh, hindi namin makounter. Ever since nung ano, simula nung ano, hanggang ano. Love trip kayo. Ayun pala yung ginawa nila nung finals nung MPL. Kasi yung Aldous, binaba namin sa ilalim. Oo, tama. Winner's 3 na nila. Winner's 3 na nila. Tama, gets. Tapos yun, nung nagpa-practice kami ng MSC, hindi namin makounter yung Aldous. Tinatry na namin lahat. Lilia, Hylos, wala talaga, di matibag. Tapos sabi namin, sige, patry nga natin, pa-counter natin. Ginamit na, tinangin namin yung hero nila. Hindi nila kaya talunin sa kanilang hero. Ayun, kaya, alam na namin, ay, hindi nila, wala silang counter kay Aldous. Otobal na lang si Aldous. Yun yung naging itsura nung ano. Eto, di ako nagbibiro ah. Hindi ko lang malala kung ano specific na hero. Pero sinabi ko mismo sa cast, tapos, right after nung cast ko, sinabi ko rin kay Pakbet, ang ganda nitong ban na to kasi parang ito yung
naging susi sa lahat. Meron kayong mga tatlong binanda na na-figure out niya bigla. Kaya, nung time na yon, naalala mo na may issue nung season 7 na sinasabi si, yung kay Midnight, shout out sa Midnight, happy birthday Midnight. Yung sa, yung kay Pakbet na current God worst drafter, di ba? May ganun mga issue. Nakakatawa. Anyways, sabi ko, grabe, yung drafter ng universe yata yung tawag yun. Kasi ang ganda nung band niya noon, di ba? Tama ba ako? So, ibig sabihin, tama na naisip. Tama. Yun yung time na na-discover na namin kung ano yung dapat na band sa kanila. Na-check na namin sila. Plus, syempre, pagka may binan mo yung hero ni Wise, may ma-open na hero ni Venus. Pero pag kinuha mo yung hero ni Venus, parang binanan mo na rin si siya. Wise. Na. Kasi, ang banauso sa kanya, sa blacklist, tatlong ban ni hero ni Venus. Mm-hmm. So, kapag may nag-open ka ng hero ni, ay, pag binan mo yung isang hero ni Wise, may isang ma-open na hero ni Venus. Pero pag kinuha mo pa yon, para may extra ban siya. Para ka may extra ban. Yun yung naging discount na namin, naging susi. Kaya, yun, after nun, hindi na, parang na-report chato nila, uy, huwag kayo makipag-skip sa, sa XA, Omega. Matalinong matin yan. Nang mabasa ng laro. Ang lupit yun nun, ha? Commentable kayo nun, ha? Kaya, nangyari nun? Parang, love trip kayo, gagi. Binigay, sabi namin, sige, talo tayo sa pusta. Talo kasi ilang araw, dalawang araw yata kaming talo sa pustahan noon ng Scream. Kain yun eh, kain, pagkain, Jollibee. Pero yung nanalo kami, so ang support. MC! Pero natututo sila, hindi na nakipag Scream. So okay lang na malaman ng mga viewers. Okay lang yun, kumbaga, nag-iwaiwalay naman na kami. Si Pakbet, nasa ibang team na. After trip. Ma-commercial, gusto ko ba ito? Ano yan? Konti na lang. Or ito, kuha ka dito. Sige. Yan na lang. Bawasan mo. Ay, hindi. Kuha mo na ito mismo. Sige. Tapos akin na ito. Hindi ka naman laway conscious eh, no? Okay. Ito yung natitira. Kasi ni-rebuild na rin naman ng ano eh. Ng blacklist. Tsaka matagal naman na na-issue. Okay lang. Oo. All game. Okay. Wow. At nakakatawa. Natatawa pa rin ako hanggang ngayon. That was the story. Pero congrats kasi syempre draft is one thing. Malakas din naman talaga. Nag-init naman talaga kayo na nung ang ganda nung laban nun eh. Talagang bugbugan eh. Pero pag mapapansin mo talagang na-check talaga sila dun. Oo. Yung mga lesson na natutunan mo rin. Yeah. So nangyari na ang MSC Championship, ang malawakang inuman between talents, prod, ex blacklist. Malapit din ang ex shot nun. Pero naging tropa na kayo afterwards. Masasabi mo ba? Or nagtuloy pa rin yung rivalry nun? Ako, masabi ko na kaklose, wala akong sa mga members ng blacklist. Kasi, para sa akin, parang game eh. Pero hindi naman ako, kumbaga yung mga trash talk nila kailangan na ina-explain ko naman na lang yung dala lang ng init sa laro, mga ganun, wala namang no hard feelings naman doon. Pero syempre, sa mga bata, may iba yon. Pero, hindi naman lahat. Kunwari, ako si Chuck, no, okay kami sa blacklist, sila Pakbet, okay sa ibang members sa blacklist. Ako kala Binus, okay naman ako sa kanila, kala Wise. Pero si kailan ka pwedeng... Oo. Kasi, so, ibig sabihin, nung time na yun, totoo yung initan nila. Oo. Totoo talaga. Kumbaga, yung parang bata na wala talagang magsasorry. Kasi, hindi. Pagkis tayo mayabang. Salpukan tayo ng yabang. Gets. Ito, mga times na nag-mature na eh. Mature na yung mga bata eh. Pero nung mga bago-bago talaga. Ganun yung itsura nung clash talaga nila. Okay. And of course, nung sa MSC Championship, ang nangyari ay for some reason, si Season 8 ay Ryzen na ba Season 8? Si Kiel nung una, pero Ryzen na nung una. Yun ang nagulat ako daw. Meron ka bang pwede ma-share doon na Kasi actually si Kiel ang pinaka naging problem niya talaga is yung nawala talaga siya sa focus. Parang yung
laro niya hindi nakatulad nung ilalaro niya na consistently. Tapos, plus pumasok to si Ryzen na parang smooth. Sobrang smooth. Parang yung mga hindi ginagawa ni Kel noon, nagagawa niya. Gets. So, parang kami, ay, ang ganda ng ano, ang ginagawa. Eh, syempre, bagong timpla. Parang na, medyo nabubos yung laro ng team. Oo nga. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na maganda yung laro ni Ryzen. Nung pinasok si Ryzen, nanalo. Mm. Pero nung kami-kami na nilakil. Oh, nilakil. Hirap. Parang hirap. Siyempre, parang... Pero, actually, nag-start kasi yung season 7 namin, nag-champion kami. Ganun talaga regular season namin, di ba? Hindi mo na gumaano. Pero, pag may pumasok kasi ng bagong playbook na nanalo kayo, siyempre, ano mas pipiliin mo? Tama naman. Kasi, ako naman, na opinion ko dun is, hindi naman, imposible naman na hindi niya nakita yung sa scrims. Oo. Diba? So, sa scrims mo muna makikita yun. Resulta talaga. Kailangan mo din, ano eh, bago ka magpasok ng player, syempre may basis ka. Hindi ganun pwede na di mo palaki mo si Kiel kahit hindi tayo nanalo kasi MPL. Hindi, ito nga eh. Nananalo nga pag siya eh. Kumbaga, kailangan mo mag-move on. Tama. Parang, yung... Tsaka pag hindi nyo ginawa yan, hindi rin naman magsisipag si Kel, di ba? Oo. Parang hindi nyo natapos. I mean, tama, yun. Isa rin sa ano namin. Siyempre, pag pinasok namin siya, mag-extra effort siya. Triple effort na kung gusto nyo makabalik. Yun nga lang, aso, hindi na nagtuloy-tuloy na nakabalik si Kel sa form niya na championship form as jungle. Hanggang nagtuloy-tuloy na si Ryzen. Si Ryzen. Sobrang na-impress ako kay Ryzen. Dati parang nun, pero ano eh, parang siyempre, dahil bago, mayroon pa siya mga maling ginagawa, di ba? Parang ganun. Pero, yung funny niya nun, iba talaga yung playstyle ng funny niya eh. Masasabi ko, hindi ko ma-describe eh. Iba eh. Pag-assassin talaga, mas, ano talaga si Ryzen. Kasi si Ryzen may Haya. Oo. Tapos may funny. Which is Ekel, Lance, Ling talaga yung pinaka-ano niya. Tapos, more on Marksman. Oo. Farmer kasi si Kel eh. Plus, isa pa yun yung magkaiba sila ng playstyle. Kasi si Kel, ano siya, more on, hindi siya ano, parang gusto niya na ibigay lang yung third. Hindi siya maka-contest. Oo. Parang, hindi, kaya ko naman sabayan ng farming niya kahit ibigay niya yung third. Yun yung mindset niya eh. Mm. Eh, more on, no, si Ryzen, pagka si Ryzen yung naglalako, naka-contest kami ng third. Oo. Parang, syempre, kung ano yung basic na ML na, kung nakakapag-third ka na, ito yung nagagawa niya yung basic na ikot ng ML, mag-i-stick ka sa ganun. Yung mga nangyari. Yeah. And nangyari na ang dapat mangyari. Unfortunately, ay hindi nakasama sa M-series ang Xenon. Pero top 3 pa rin. Ay, Omega na ba yun? Omega na kami nun. Oh, Omega na. Nalipat na kami nun. After ng champion namin. kung matanong ko lang, yung sobrang nagulat ako dun, at the same time, para sa akin, magandang move yan para sa Omega franchise. Kasi biglang, nung season 8 po kasi mga kaibigan, franchise-based na. Most of the teams ay nag-retain no kanilang franchise status, which costs a lot. Mahal kasi yun. And execution, nung time na yun, nag-decide sila na hindi kami mag-invest doon. So, well, nakuha kayo buong team, pero yung management side, medyo naiwan. Si Coach Wynat lang ata nadali. Hindi, si Coach Wynan sa Omega. Omega na talaga mismo. Parang yung talagang kinuha nila is yung players plus sa management nila. Parang kinumbine. Pero ibig sabihin, no hard feelings naman yun on the exe part. Wala naman kasi. I mean, wala naman kaming choice eh. I mean, kahit gustoy namin na mag-stay sa exe, ang goal namin is makapaglaro ng MPL. Pero yun, ano rin kay boss kasi hindi talagang hinanapan niya kami ng team na alam niyang mahalaga ang kami. Hindi siya, kasi marami nag-offer sa amin. Pero hindi lang kami. Mas ang gusto niya kasi, makuha kami ng magkakasama. Ayaw niya na yung goal niya na, kasi bago pumasok yung MSC noon, actually nag-iisip na kami kung saan team kami pupunti. Kung Kiel, Chuck noon, saan tayo, mga ganon. Bago pumasok yung MSC. Pero sabi ni boss, hindi, huwag niyo isipin yan. Lagi niyo yung MSC, ako lang bahala makahanap sa'yo. Parang gagawa niya ng paraan na
magkakasama kami. Yun. Yun nga. Yung nagawa niya na map, kahit na wala kaming franchise, na, oh, nalipat niya kami ng team na talagang nahalagaan naman kami, which is yung Omega. Omega. Shoutouts kay Boss B in that case. Thank you kay Boss B yan sa paglipat sa amin sa Omega. Hanggang ngayon may contact pa rin kayo? So. Oo. Kay Boss. Mm. Ano ba rin constant pa rin? Kasi, ano ba, iba pa rin yung turingan namin talaga. Dami nyo namin nagdaanan eh. Oo, dami. Sobrang dami. Hindi, parang hindi lang boss to player yung turingan namin. Parang tropa na Oo. Ngayon, ang dire-diretso nangyari dito is ang nakaka-amaze with you personally tapos kay Chuck, no, ayan. Nandun pa rin yung comeback kings, nakakabaliw na isipin na nandun pa rin yung ganun. Tapos, nandun pa rin yung inconsistent na regular season. Wala. Tapos, magawa pa ng isang incredible run ba nung season 9. Season 9, tama. Yun na yung uli. Yun na yung, tapos ang nilaglag niya doon, Onik, tapos TNC. Ang ganda nung eksena nun kay Marky, tsaka kay Kellera. Ang natalo si Marky, pero ang umiyak si Kellera. Kasi, parang yung naranasan din ni Sensui nung nilaglag niya yung ano. Yeah. Yung Onik. Onik. Yung pakiramdam. Oh, kasi kahit ano naman sabihin natin, tropa yung mga yan eh. Ngayon, ayun, unfortunately, malakas yung RSG talaga nun. Pero di ko makalimutan yun yung Matilda Baratz. Paralo kayo nun eh. 2-0 yung ano. Hindi meta yun eh. Oo, hindi meta. Parang ano lang, sobrang weird lang no, na ano kaya, ito kaya, Matilda Baratz. Para ano, combo. Kasi 2 picks eh, sabay. 2 picks. Kailangan nyo ng jungle tsaka hero ni Chuck. No? Pero malakas yung ano bang, meta kasi Baratz bigla nun. Dahil sa ano? Di ba, puro assassin regular season? Puro assassin. Tapos nagbago dahil dun sa meta, yung kay Demon Kite, yung kay Chu. Si Demon Kite kasi ang best pick niya nung Karina. Karina. Which is counter ni Baratz. Tapos nag-mashup pa sila nun. Eh, anong pang-survive natin kay Masha? Yun yung ano eh, yung makikita mo na sinasalo ni Chuck na si Kela kasi mula. Second tower dun sa baba hanggang sa jungle. Parang 2 kills lang ata yung buong. Oo, 2-0. 2-0 yung ano. Yun, ni Matilda Baratz. Nakakatawa din kasi nun kasi nag-cast si Shinbu nun eh. Biglang bumalik. Tapos, ayun, nahulaan yung ano. Naisip ko lang din yun eh, Matilda Baratz. Kasi, na-predict time na yun. Kasi, pero hindi pinasasabay eh, usually. Magkahiwalay. Magkahiwalay. Tsaka ano yun eh, parang, ano na siya eh, nakalimutang combo na eh. Hindi na siya meta talaga, so. Oo nga. Pero since si Baratz maganda, ano lang yung ipapartner mo kay Baratz na. Pang-sustain, yun. Matilda. Tsaka ang bilis, yun. Flying dinosaur nga yun eh. Tapos, MSU ulit. Yan yung masaya. Nakalipad ulit kayo, nandun si Hito. Ang ganda ng vibes overall. Tapos, kung tama yung observation ko, sobrang tropa din yung RSG nun. Dikit din. Yun yung time na kinomport nila ako ng ano eh. Yung game vibe. Lahat sila naglapitan. Grabe naman kasi yung ganda ng laban. Yun yung para sa finals nun eh. Kasi 4-0 din yun. 4-0 na yung ano eh. Yung kahit sino makapasok doon, bubugbugin na yung akaki sa finals. Kung isipin mo, ilang beses na palang kami sinaktan ng AKSG, no? Parang dami ng pinutol na pangakap namin. Pero, ang naalala ko nun, ang malas nyo lang nun kasi natalo yata kasi sa upper yata. Parehas kayo. Nalaglag kami sa ano, Todak. Ng Malaysia. Masalam na. Masalam kami. Oo. Yun yung ano eh. Ba't kasi lagi kayo nagpapasalam eh? Kaya nga eh. Meron kaming ginawang ano ata nun eh. Kakaiba kaya kami nalaglag eh. Hey, speaking of, ayan, nangyari na ang dapat mangyari. Pero, para sa akin naman, maganda pa rin ang storya para sa Omega / Execration / Obs. Kasi never nga nawala yung identity. Nandun pa rin yung playoffs mode. Meron ba talaga kayong ginagawang iba kapag playoffs? Meron bang parang, ano, iba? Kaya pag playoffs, iba yung playoff mode? Siguro, ano, yung
ano lang, yung mindset lang siguro ng lahat ng player. Pagdating ng playoffs, nagsiswitch lang bigla. Nagsiswitch lang. Baka may ganun eh. Di ba nga, parang sinabi yung kay Michael Jordan, meron siyang ganun na switch na zone. Pero yung kanya, hindi na na-off. Ay, sabi ng mga, pero sa amin, parang pag-playoffs, parang masiswitch namin yung zone ng lahat. Yun lang. Yun yung walang formula eh. Oh, hindi mo explain eh. Hindi mo ma-explain eh. Gusto mo man malaman kung paano mo gagawin yun. Siyempre, parang cheat code na yun. Kasi feeling ko, kayo naman gusto nyo rin naman talaga manalo ng regular season. Regular season. Wala naman, kumbaga wala naman team na, ano eh. Siyempre, sasabihin ng mga fans, hindi, nagpapatalo lang yun. Ba't kayo magpapatalo? Wala naman team yung gusto magpatalo eh. Oh. Sino ba yung may gusto na gapang ka ng gapang, diba? Ngingap naman nun. Talagang natatalo lang talaga. Tsaka syempre, malalakas din naman yung makasabay na teams. Seryoso din naman na malapit. Lahat ng teams, wala namang tapon talaga. Yep. At nagkaroon ng time na ikaw mismo nag-decide na kayong dalawa ni Chakno ay magpahinga. Was it a decision na management or kayo din naman yung nag-decide nito? Ayaw mo sabihin? Sige, okay lang. Ngayon, ikaw, ginusto mo ba ever yung pagko-coach? Oo, kasi before, parang gusto ko na talaga siyang gawin na paano kaya yung full-time na magturo. Ano kaya yung mabibigay kong tulong sa mga players? Kasi ginagawa ko na siya kapag player ako, meron akong mga inputs na pwede namin baguhin, kaya sa draft, sa preparation, sa game style namin, sa playstyle ng bawat isa. Parang inisip ko kung itatry ko siya ng full time, ano yung mabibigay kong improvement sa mga players. Parang gusto ko malaman kung yung knowledge ko ba talagang may legit or ano. Kaya tinry ko. Gusto ko talagang subukan. Okay. Masasabi mo bang, kasi naalala ko noon, pinost mo, mas nakakakaba pala. Yun lang yung mahirap na feeling eh. Kasi wala kang control eh. Sabi mo kanina, nag-usap tayo. Kapag nag-coach analyst ka, kapag katapos ng preparation, pagkatapos ng draft, wala ka na doon. Sila na yun. Lima ako. Sino yung nandun sa loob? Sila na lang yun. Unless, magkaroon ng yung coach, pwede ka sumali sa comps habang in-game. Awesome. Impossible yun. Impossible. Pero yun nga, wala. So, kakabang ka lang na yun lang yung parang ano. And dinidescribe ko siya as kapag para kang inahive, para may high blood lagi. Kahit hindi mo gusto. Kasi wala eh. Nagmamatter sa'yo yung manalo eh. At nandun ka, wala, kakabahan ka lang talaga. Kahit gano'n ka, napagandaan namin to. Kahit na alam mo na confident ka, iba pa rin eh. Iba, kakabahan at kakabahan ka pa rin. Pero yun yung feeling kapag na-predict mo yung draft. Siyempre ikaw, katulad mo, parang madalas napipredict mo yung Siyempre, pagka napredict mo, alam mo, mataas yung chance, alam mo kung sino yung mananalo sa cup eh. Siyempre, parang sa, tingin mo ilang percent ba ng game yung draft ngayon? Ay, ngayon. Shucks, mahirap tanong yun ah. Kasi, siguro, pa rin, feeling ko nasa 60. Ganun. 40 execution. Oo. Ahead pa rin yung draft na. Feeling ko. Ngayon na kasi, same level eh. Oo. Kasi lahat na ng player malalakas. Lahat ng player malakas. Lahat ng player nag-iisip. Lahat ng player alam na yung ginagawa mo. Oo. Ikaw ba? Para sa akin, ahead yung draft talaga. Yun talaga. Sobrang laking bagay talaga. Lalo kung yung player mo is hindi, depende kung paano nila sa nailakuin yung binigay mong hero. Parang siyempre, yun yung doon mo titimbangin yun eh. Kaya pa kahit alam mo yung counter, pero yung player hindi ganun ka-confident sa ibibigay. Ano pa rin? Execution pa rin, di ba? Kapag titimbang, hindi actual na 60% yung drop, na lamang lagi yung pag maganda drop, sure win na, hindi
Kung baka may tinitimbang pa, depende sa player. Oo. Tsaka ako, yung mga, ito guys, yung ano, pag nakikita nyo yung mga favorite na coaches nyo or teams nyo na parang na-outdraft, minsan napapaisip sila, for sure, nakita nila yung tamang hero for that. Pero, bigla rin silang napapahold back kasi baka hindi pa nila na-practice or hindi comfort. Mag-i-stick ka pa rin sa comfort zone. Kasi usually, yung mga magagandang draft, yung iba doon sugal eh. Oh. Sinugalan na hindi, maganda yan. Kahit hindi siya normal na nakikita, susugalan mo na maganda yan sa draft. So, pag tinignan mo na, tinimbang mo, ay lamang to kasi. Pero, pwede mong maisip na doon sa perspective nila doon. Sinugalan nila yun kasi alam nila na lamang yung ganong hero. Kahit hindi nila comfort. Sakto, nangyari to recently ah. Hindi ko lang maalala kung sino yung particular player. Hindi ko na lang din sasabihin. Kasi parang, Hilda yun eh. And yung Hilda, ginagamit pang invade, diba? Oo, pang mga... counter sa mga... Oo. Kumbaga, yung player na yun, gumamit siya ng Hilda, pero hindi siya ganun kasanay sa Hilda. Pero sinugal nila. Pero, panalo. Diba, kumbaga, yun pa rin eh. Kahit sabihin mo na maganda yung hero, kung hindi rin komportable yung player na gamitin, hindi mo rin siya basta-basta ipipick unless isusugal mo na. Hindi, kaya mo yan. Papagamit, hindi, kaya mo yan. Naniniwala ko na magagamit mo mamayas yan. Kaya, ganun din. Yeah. Kaya pag sa mga coach, yung mga ganyan, kung gusto mong maging malupit na drafter, ang uumpisaan mo, pagalingin mo muna yung players mo sa lahat ng heroes. Palawakin mo yung hero mo. Yan pinaka-natutunan ko. Okay. Kung gusto mong ano, kasi madali lang maging magaling na drafter sa totoo lang. Oo. Pagkang player mo, malawak ang hero pool. Oo, tama. Pero, mukha kang maangas eh. Ay, ito yung winig ko. Pero kasi, kapag ang players mo is maliit ang hero pool, magmumukha kang ano, normal na drafter kahit na wala naman problema sa coach. Yeah. Hindi, ito lang yung gagawin ko kasi alam ko, dito lang nananalo yung team. No? Tsaka, isang bagay din, ako mag-agree ka dito. Para sa akin, yung mga additional na heroes, for example, mag-introduce tayo ng Fanny sa isang team. Sabihin natin magaling mag-Fanny itong player na to. Individually. Pero yung mga kampi niya, hindi marunong ng play around Fanny. Hindi rin yun. Tama, tama yun. Ako naniniwala rin ako dyan. Kahit gano'ng kagaling yung player na gamitin. Kasi may moments kami na ganyan eh. Share ko lang. Si Melissa. Si Kelka, nagkakaroon siya ng doubt na hindi siya marunong mag-Melissa. Okay. Kasi, pag ginagamit niya yung Melissa, hindi gana. Which is, sa mindset niya, hindi. Pero ako, nung coach ako, season 11 yun eh, nakikita ko, hindi yung team yung hindi gana sa Melissa. Kasi may time na, dapat kasi pag Melissa ka, that yung mga makampi mo, nasa harapan mo. Kung baga nakapalibot sila sa'yo para walang moment na mapapasok ka sa likod. Pero kung may time na hindi ganun yung playstyle lang kakampi mo, hindi talaga gagana yung Melissa. Kahit anong spam mo sa rank game na spamming yung Melissa mo, hindi ako marunong eh. Hindi siya gagana kasi hindi napapagana ng team eh. Tama. Team. So, tama yun yung mga different layers din. Saktong-sakto. Maraming salamat, bossing. Kasi ngayon, para sa mga viewers natin dyan, lalo na sa mga mahilig, mag-doubt ng mga hero pool at ng mga draft, hindi ganun kasimple yun. Yeah. Meron naman talagang bad drafter talaga. Totoo naman, nangyayari naman talaga yun. Pero sa ngayon, sa estado ng MPL, nalilimit din yung mga coaches dun sa kakayanan ng team at ng players. So, pero, pwede mo rin i-argue yun na dapat, kung ikaw'y coach, dapat, una pa lang, nakita mo na yun. Tama. Ano yun, na-practice nyo na. Tama yan. Unless, sinugalan mo na yung identity na, hindi, ito yung identity mo. Parang, best example ko na lang si Venus eh. Ba't niya papayakapan yung sarili niya gumamit ng mga pick-up heroes na, hindi, mag-stick lang siya sa identity niya, hindi naman mababan yung hero niya. Di ba, parang ganun yan eh, dalawang klase yan eh. Isa yung papalawakin mo yung hero pool para maging magaling ka na drafter. Yung isa is, mag-stick ka sa identity ng player mo. Kung ano yung identity niya, doon mo lang papaikutin yung hero pool. Which is pares naman yung gumagana. Yeah. Depende na lang talaga sa sitwasyon. And of course, paano mo as a coach i-handle yung mga players mo na mapa-realize sa nila kung gusto nyo mag-champion, ganito yung gagawin natin. Parang ganun. Yun na yun. Kumbaga, mindsetting na eh. Mindsetting na yun. Yun. At napasarap tayo ng kwentuhan. May
tinanong ako sa'yo kanina dun sa mga pamahiin. Balikan natin ng konti. Meron akong mga malulupit na mga kwento dyan. Kapag manonood ka, kapag ang kalaban mo, ito dun sa exit ay, na kapag ang kalaban mo, nangyay, kalaban mong player na dun sa kabila sila, pag ang de cuatro nila pag ganito, kunwari ito, kaliwa yung ginawa, naka de cuatro sila ba nanonood, dapat ang de cuatro mo pa kanan. Okay. Lalabano mo. Ang lalalito sa nanggaling to. Yung dahil sa exe ka, may mga ganun nga sila, yung ano namin, kasama namin na nanonood. Pagka nanonood nga ako nun, nakakaliwa ako, tatapikin pa yung tuhod ko. Baliktad yan. Ganun yan. Yung bago laban nyo? Oo, kung nag-draftings pa lang. Oo, gets. Titignan mo yung tindigan ng kalaban eh. Yung coach, yung sub. Titignan mo kung ano yung tindigan nila. Kakauntari mo, lalaban mo. Kakaiba yun ah. Kakaiba ka. Kakaiba yun ah. Ganun nga yung galaw dun. At syempre yung malupit na shot muna. Yan. Sa mga, pero ritual na yun eh. Pero again, di namin sinasabing effective din ah. At dati pa yun eh. Dati ngayon, pa yun. Wala na yun. Wala nang magawa ng nit. Kumbaga, binaw na yun. Ano na yun? Good memories na yun. Good memories. History na kumbaga. Meron pa isa pwesto eh kapag napunta ka dun sa parang kaliwa. Diba? Yung mga ganun. Minsan. Oo. Kunwari, natalo ka nung ito yung pwesto mo, ibay mo naman. Ibay mo naman. Oo. Ganun. Ano lang, banlaw lang. Okay. So, ngayon, nandito na tayo sa mga huling parts siguro. May tatanungin na nakita about dun sa paparating na mga tournaments. Obviously, MPLI. Meron ka ba at least top 3 teams ngayon na tingin mo mamamayagpag dito sa MPLI? Ako, gusto ko talaga makita is rooting ako kay RSG. PH. Okay. Kasi nung tinalo nila kami, sobrang ganda nung ano nila eh. Play nila eh. Nung playoffs run, talagang nag-root ako sa kanila. Meron lang siguro silang konting ano. Pero, papakita nila dito. Top 3. Top 2 ko, Bren. Mm-hmm. Top 1, Onyx. Onyx Indo. Ay, sure. Wala naman. Grabe yung sa RS. Ninyo, alam mo, sakto, kakapodcast ko lang kay Baloy. Siya mismo nagsabi, nakakatawa kasi wala pang playoffs ng MPL nung na-record ko yun. Tapos nung na-publish tapos na yung playoffs, sabi niya RSG daw. And nasa ano niya? Yun yung unang, actually top 1 din niya. Oo. And kinausap ko ibang mga coaches, mga players, RSG, lagi yung sinasabi. RSG talaga kasi pang ano eh, lahat ng teams kaya nilang talunin. Oo. It's ano eh, pinakakalaban talaga nila sarili nila. Yun lang talaga eh. Namamangha ko kayo yung nuts, no? Iba? Ibang lasing explain yun. Talaga. Pag ano, ang sinets, ano siya eh. Para sa akin siya yung win condition in a way na kapag talagang on point siya, wala talaga makapigil sa kanya. Ako, depende sa mood niya. Mood? Yun ang basa ko eh. Depende sa mood bata ni... Bata pa rin kasi yun eh. Pagka maganda mood ni Nuts, shock mo lang, taya mo na. Pag nakita mo yan na ngumiti, Lista mo na. Guys, etong alam niyo ba si Nats ay mas bata pa kaysa si Sanford? Ganon kabata itong si Nats. Pero laki tao, no? Oh, ang tangkad. Ang tangkad, nakatakot. Kaya ano eh, gets ko yung iyak niya noon. Alam mo, sinalam din yung, may konting salam ni RSG. Alam na natin yan. Alam na natin na nangyari nang dapat nangyari. And everybody is rooting for RSG still. Which kind of makes me agree with you. Baka doon pa sila mag-god mode. Kasi wala na, yun na yung huling tournament si Irad, eh. Alam natin, pag international, di ba doon siya unang pumutok? MPLI din. Mabawi yan dito. Oo, syempre si Nats. Yan. Nakakalungkot po yung mga sinasabi nila. Kay Nats. Hindi, yung ano, yung sinasabi ni Coach Panda na parang last no. Yun nga eh. Hindi ko alam mo ng meaning nun eh, pero. Sobrang last na player kasi. Parang nakapanginayang na may mga talents na magpapahinga na ayaw mo pa. Oo. Pero kasi, wala, mangyayari talaga yung mga ganun bagay, di mo mapipigilan. Yeah. This is what it is. Ayun. So, RSG? Top 3, top 2, Bren. Onyx. Okay. Yun. Mga inaabangan dito nito, Max. Lagi ko tinatanong sa aking mga podcast kapag players sila, ito. Ang iyong
yung best team mo nabubuo na lima at yung mga players na kunin mo nasa pinaka prime nila. So kunwari sabihin all natin all time to kumbaga. Kahit yung mga existing na players ngayon. Kunwari sabihin na natin hindi na siya malakas ngayon pero nung prime ko, niya. Coach ako, kasali ako. Ikaw bahala. Pero sa gusto ko coach na lang. O sige, coach ka. Ako. Okay. So sino yung bubuo mo lima na ano, all time. Again, prime nila, isipin mo prime nila as in yung pinakamalakas na version nila. Sige. Kung all time, post-pog ko Pew. Prime ni Pew. Okay, idol na mga kids. Walang nga yung prime niya. Season 6, mga ganun, no? XP, Prime, Kilowash. Ah! Kilowash. Iba yun. Nakasama ko sa akin. 5 minutes, Lothars. 5 minutes, Lothars yun, no? Yung wala. Jungle ko. Oo nga, no? All-time jungle. Sino ba? Prime. But parang gusto, yung Prime H2, parang sa akin, diba? Sige. So, Prime H2. Alam mo, sobrang ikaw lang talaga una nagsabi ng Prime H2. Prime H2. Iba. Okay. Ako naniniwala ko, iba yung Prime H2. Dumating sa point na siya yung pinakamagaling na player sa barat ng lupa. Okay. Prime H2, Prime Kilowash, Prime Pew. Sa tank, siyempre, Prime Jack Mamba. Oo, oh, Jack Mamba. Jack Mamba. Okay, okay. Iba, walang ganyan. Gold lane na lang, no? Ay! Oh, pala, gold lane na lang. Gold lane. Pwedeng international, ha? May man international ka. Pero, siyempre, Pinoy. Pinoy talaga, Pinoy talaga, sa gold lane. El Rabeni. El Rabeni. Yakno Toshi. Ngayon, Oheb. Kailan ka? Kailan pa rin. Kailan ka? Alam mo yung ano, yung pinaka nabaliw ako na run ninyo, season 10. Nakakainis lang kasi, ang lakas nyo ng regular season. Siguro, para sa akin na, salam yun. Ah. Kasi nilabas na lahat ng swerte, nandun na nung first part ng season 10. Ah, oh. Season 10, pinakamalakas na form nyo. Regular season, promise. Oh. Ewan ko kung nag-agree ka. Grabe yun eh. Unang ano nga namin, pang sinabi nga, nung ibang teams na sino yung dapat ano na team. Daming nagbabanggit na Omega eh. Nung early season, ng regular season. Hindi lang talaga kami nakalusot sa brand. Oo nga eh. Pero sobrang lakas na kasi talaga ng brand na nakamdam ko na. Oo nga. Na Packet na sila nun eh. Packet na sila. Alam mo yung hindi ko makalimutan nun talaga yung pwesto nyo, information nyo nun. Oo. May proper term kayo doon. Pero naka-una yung 1-1. Grabe yung... Naka-front si Kelra. Ibang play yun. Kasi yun yung play na bumasag dun sa Lord Dance ng Onyx. Kasi, di ba, ang ganda mag-Lord Dance ng Onyx nun. Naalala mo. Kaya yung bumasag nun eh. Na, sa tribo siya galing. Pinasok sa tribo siya eh. Walang takot na... Grabe yun. Sabi ko, ito na talaga yung ano. Kaya gold standard siya sa akin dahil dun sa ganun. Kasi ang lock on in the zone pa kayo lahat nun. Walang, si Kelra ka talaga yung ano niya. Pagka yung mga ganong type ng heroes talaga. Usually, hindi na namin kinukuman dyan eh. Alam niya na. Alam niya kung kaya niyang ano yun yung lima labanan na sabay-sabay. Alam niya kung sino ipapatay sa kanya. Oo. Pag gumalaw talaga siya ng ganon, expect mo na maganda eh. Oo. Highlights talaga siya maglaro. Yeah. Yung nakita ko nun talaga, sabi ko, iba yung ano, iba yung angas, confidence and knowledge din kasi alam niya walang pipigil sa kanya yun eh ganun napakasimple inabis niya yung pagiging OP ng 1-1 noon inabis niya rin yung parang aura yung tinatakot niya yung kalaban tapos inabis niya din yung position ang ganda ng play niya noon hindi ko makalimutan yun kasi isa sa mga bagay na naalala ko noon paano basagin ng ang Lord formation corner parang pa-corner kaya yung pasok noon eh ganda noon at maraming salamat para dyan. Meron ka pa bang mga gustong i-shoutout sa mga tropa peeps natin? Ayun, shoutout sa mga sa mga fans na sumusuporta sa amin. Maraming salamat sa inyo. Dahil sa inyo guys, syempre kapag nadadown kami, babasahin lang namin yung mga magagandang comment nyo. Sobrang dami kasing parang nag-comfort nun na kita na
Actually, wala mo nang pala kumiyak talaga nun. Pinagsalita lang talaga ako. Si Barasi. Tapos ano, pakakantahimik nung god eh. Tapos makikita, titignan mo sila lahat na nakatingin sa'yo. Parang, ano, makikita mo sa mata nila na nag-root talaga, nag-root talaga sila na manalo kami. Yung parang ganun. So, thank you. Yan, malaking bagay yung ano, mga comfort message niya sa amin. Yeah. Nakakapagpalakas ng love yan. Thank you, thank you. At ang pinaka super huling question is, ano ba? Hindi pa ubos si Eto Max. Hindi pa. Hindi ba tayo dito, Max? Hindi pa tayo makasama. What's next for Eto Max? Actually, ngayon, di ko pa talaga alam eh. In-enjoy ko muna yung bakasyon ko. Okay. Yung kapag mag-utom muna ulit, tas pag-game na. Kasi marami pa naman talk na mins eh. Oo. And yun, nod-nod muna siguro. Titignan ko, tingin-tingin lang muna, tas game na ulit. Ayun. Hindi pa ubos si Eto Max, yan ang maganda. Abangan natin siya sa mga susunod na season. At maraming salamat, pare Koy. Thank you sa pag-invite, maraming salamat. Eto Max, one of the legends. Alright.